Pagsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Panginoon, ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamta ng pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't
sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay ito sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Magsitayo po ang lahat. Tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias.
sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umaon si Jesus sa burol, kasama niya ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Pilipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Pilipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Pilipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may 25 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparitos sa libutan. Nahalata ni Jesus sa lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita ang milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesus ng pagkain ng 5,000 lalaki. 5,000 po yung lalaki, hindi pa kasama yung mga bata at mga babae nung panahong iyon. At ito po yung pagpapakita, no? Bago dumating, pagpapakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na Eukaristiya ang siyang ating kakainin. Pagpapakita ng magaganap sa hinaharap at ating nararanasan ngayon. Ang ating Panginoon sa banal na Eukaristiya ay ibinibigay ang kanyang sarili sa atin upang ating kanin sa araw-araw. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, mahalaga po na maunawaan natin ano ba yung ating mga obligasyon, ano ba yung ating responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. Narinig po natin sa ating mabuting balita si Pilipe. At sabi doon sa mabuting balita, tinanong ni Jesus si Pilipe kung saan kukuha ng makakain para doon sa mga taong naroon upang makinig sa kanya at magkaroon ng kagalingan. So ano sagot ni Pilipe? Kahit po 200 denaryo ay hindi sasapat para mapakain ang lahat ng taong ito. Sa kanyang pananaw, sa kanyang karanasan, hindi talaga sasapat yung kung ano man yung meron sa kanila upang pakainin ang lahat. At ito si Andres, no, ipinakilala yung isang batang merong 5 isda, no, o may isda at merong 2 tinapay. No. At ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesus upang mapakain yung 5,000. At ano pong ibig sabihin ito sa ating buhay, mga minamahal kong kapatid? Yung ating pong talento, yung ating lakas,
kung ano po yung meron tayo, pag tinitignan natin, parang insignificant, walang halaga. Titignan niyo po yung dala ng batang pagkain, parang walang halaga sa 5,000. No? Pag tinitignan natin yung ating magagawa para sa Diyos, parang napakaliit lang. Halimbawa, kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban, tapos gusto nating turuan yung ating kapwa ng patungkol sa Diyos, pero iniisip natin, minsan nadi-discourage pa nga tayo, wag na lang, hindi naman talaga ako maalam sa salita ng Diyos. Pag tinitignan natin yung talento natin, ang iniisip agad natin, kumpara doon sa talento ng iba, yung akin talento, masyadong insignificant, maliit, at walang kwenta. Kaya hindi na lang ako maglilingkod. Ito po yung maling kaisipan, mga minamahal kong kapatid, na tignan yung biyaya at grasya ng Diyos sa ating buhay na maliit masyado upang makapagpabago, maliit masyado upang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Doon po tayo nagkakamali. Kasi po yung mga talentong yan at biyaya ay mula sa Diyos. At kahit kaano natin tignan, kahit tignan natin na ito'y napakaliit at significant, insignificant, at walang halaga at walang kwenta sa ating pananaw bilang mga tao, kaya itong pag-ibayuhin ng Diyos. Kaya nitong palakihin ng Diyos upang maging biyaya sa iba. Tingnan niyo yung bata. Dahil hindi siya nag-alinlangan, ibigay kung ano yung meron siya, napakain yung 5,000. Dahil hindi siya nag-alinlangan, ibigay kung ano yung meron siya, nakakain yung mga nagugutom. At tingnan natin yung ating mga buhay, mga minamahal kong kapatid. Yung tingin natin na walang halaga minsan, kahit yung mismong presensya lang natin sa buhay ng tao, nakapagpapabago. Dahil ba malakas tayo? Dahil ba alam natin yung ating sasabihin? O dahil alam natin yung tama? Hindi. Hindi dahil alam natin yung mga bagay na ito, pero dahil naging bukas tayo sa kalooban ng Diyos upang gamitin kung ano man yung resources na meron tayo. Kaya po, huwag natin mamaliitin yung ating sarili. Huwag natin yung tignan yung ating sarili na walang halaga. At dahil anuman yung talento natin, no, gaano man ito kaliit, kung ito ay gagawin natin para si kapagpupuri ng Diyos, kayang pag-ibahuyuhin ito ng Diyos, kaya niyang palakihin upang maging biyaya sa iba, lalo na sa mga kapatid nating nangangailangan. At ito po yung tunay na nakapagpapabago sa atin. Kapag tayo nagiging bukas sa kalooban ng Diyos, hindi lamang nababago natin yung buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, nababago din yung ating sarili. Bakit? Sapagkat kapag nakita natin ang kahinaan at ang kadakilaan ng Diyos, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. At kapag naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, marapat lamang bilang mga tagasunod ni Jesus, ito'y ibahagi. Tingnan niyo po yung mga alagad sa unang pagbasa sa mga gawa ng apostol. Anong sabi doon nung eksperto sa batas? Hindi natin sila kailangang usigin. Hindi natin sila kailangan gawa ng hindi maganda. Bakit? Tulad ng mga bulaang propeta, kung yung sinasabi nila ay hindi mula sa Diyos at gawa lang ng tao, darating yung panahon, ito'y mawawala. Ito'y matatapos. Meron itong hangganan. Pero kung inuusig nyo ang mula sa Diyos, magkakaroon tayo ng mapapahamak tayo. Sapagkat ang kinakalaban natin ay ang Diyos. At sa ating buhay, totoo yan, mga minamahal kong kapatid. Iilan-ilan yung mga alam natin na sumulpot na maraming mga
maraming mga taong nagdala sa kanyang kapwa sa kapahamakan at pagkatapos na siya'y mamatay, nawala din. Iba't ibang mga relihiyon, no? Iba't ibang mga uri ng mga bagay na pinaniniwalaan, pero pagkatapos na nawala yung founder, nawala na rin, no? Yung kanilang pinagsasamahan. Bakit? Sapagkat anuman pong ginawa ng tao na hindi kalooban ng Diyos, magdarating at darating sa hangganan, no? Hindi magtatagal sapagkat ito'y hindi mula sa Diyos. Pero tingnan niyo po yung ating pananampalataya. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, maraming mga iskandalong kinasangkutan ng ating simbahan, no? Sa ating history, kahit mga Santo Papa, no? Kahit mga pari, kahit mga naglilingkod sa simbahan, gumagawa ng hindi maganda sa loob ng simbahan. At nakakalungkot po itong katotohanan, pero hindi ito nagiging dahilan para tuluyang masira ang simbahan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang ulo ng simbahan at gumagawa ng Diyos ng paraan upang malinis ang kanyang simbahan. Kaya nga nananatili ang ating simbahan hindi dahil matino at maayos yung mga tao dito, kundi dahil ang Diyos ang siyang nagsimula, ang siyang ulo ng simbahang ito. Kaya kahit kailan po, kahit na ang mga tao dito ay punong-puno ng pagkakasala at nagiging dahilan upang magkaroon ng iskandalo ang simbahan, hindi masisira sapagkat ito'y mula sa Diyos. E ano naman yung hamon sa atin ngayon, mga minamahal kong kapatid? Tayong alam natin na tayong makasalanan na sa loob ng simbahan. Ito po ay ospital para sa mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan dito, humihingi ng awa at habag sa Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi po yan dahilan para gumawa tayo ng hindi maganda. Anong hamon sa atin? Magsumikap. Yung talento natin, gamitin natin upang makapagpabago ng ating kapwa. Ilabas natin yung bigay sa ating biyaya ng Diyos upang maging biyaya at regalo tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi mo man mabago yung buong mundo, pero kaya mo makapagpabago ng isang tao sa pamamagitan ng pagiging mabuting lingkod ng Panginoon. Kung lahat po tayo makapagpapabago ng isang tao, halimbawa, meron tayo ditong 5,000 o 10,000 nagsisimba. Kung makapagpapabago tayo ng isang tao dahil sa ating mabuting halimbawa, meron ulit 5,000 tao, no, na mabubuti, na kayang makapagpabago din ng buhay ng ibang tao. Kaya nga po, huwag natin tingnan yung ating sarili na walang halaga, yung ating talento na walang saysay kumpara sa ibang talento ng iba. Kung ito ay gagamitin natin para sa kapagpupuri ng Diyos, kaya itong palakihin ng Diyos upang magbigay ng biyaya sa iba. Sikapin po nating sumunod sa kalooban ng Diyos, gawin ang tama, at ang lahat po ng ating gagawin ay ang Kanya lamang pong kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa imala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon ang ibibigay ng Ama, na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin pang ating itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng paghahabag na pinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo.
Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal po din natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin na iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ganap ang iyong tahanan
at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan, pinagpala, naririto, sa ngalan ng Panginoon. Sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kolob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pag-inapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang bugapuri sa kararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan kila isla ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Espiritu, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Nasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Bibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nakaligtasan, magalak
Pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan. Tanggapin at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal kanya amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati kanya amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal